Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon, guys, I'll be sharing some preparations, no, for season 1. As we know, malapit na siya. It will commence on September 14 and it will be for 60 days, no, which is double the usual time na we have for a season sa Origin. Now, meron akong nababasa, guys, about ranking up ngayong off season para mas mataas yung bonus star pagpasok ng season 1. So, gusto kong linawin, guys, na yung magiging basis ng bonus star sa season 1 would be your previous season finish, guys, no? Kunwari, natapos yung season 0 na nasa Tiger ka, papasok ka ng season 1 na ito yung bonus star na makukuha mo every time na nag-grind ka. And syempre, it will diminish as you reach another rank, no? Kasi may mga nagsasabi daw na, uy, ngayong off-season, yung Tiger mo, gawin mong challenger. Para pagpasok ng season 1, pag nanalo ka, mataas agad yung bonus na ano, star sa bawat laban. So, yung basis, guys, no, lilinawin ko lang is yung previous season finish, hindi yung off-season. Okay? So, kung anong rank ka natapos nung season 0, yun yung magiging basis for the bonus star here. Medyo okay din naman to, guys, no, para dun ka agad sa rank na kung saan mas maraming moon shards, mas maraming SLP. Okay? So, yun lang naman. So, for the preparations, guys, no, ito, madalas na rin naman to binabanggit. So, parang recap na lang to. So, una, gamitin natin lahat ng moon shards bago mag-start yung season 1. So, pag sinabi nila na maya-maya or later, no, mag-i-start na yung season 1, yun na yung go signal, guys, na kailangan walisin mo na lahat ng moon shards na meron ka. Assuming may iniipon ka, guys, no? Kasi, back to zero yun. Okay? So, better na gamitin na lang yun kaysa iwan at maging zero. Okay? Para at least, meron ka pang runes and charms na pwede mong i-disenchant, no? Pagpasok ng season 1, no? So, which is related naman sa pangalawa kong preparation na i-share. Okay? So, pag nagsimula na yung season 1, guys, no, once season 1 commences or nag-start na siya, doon ka na magdi-disenchant, no, ng mga runes and charms mo. Okay? Kasi they are already expired. Meaning, they're not usable. Okay? They are yours. Nandun sa inventory mo, pero hindi mo rin siya magagamit. No? So, kung gusto mo magkaroon ng value yon, you can disenchant them para meron ka agad parang head start, no, na moon shards tsaka SLP. Kaya ngayong ibang tao, I don't know, bumibili sila ng mga murang mystic runes and charms or maybe epic. Okay? Nasa kanila lang yon para pagpasok ng season 1, meron silang i-disenchant para yung tao na yon meron agad moon shards na naka-ready starting season 1. Okay? So, yung pag-disenchant, guys, you will do it kapag nagsimula na yung season 1. Okay? So, ulitin natin. Gamitin yung mga moon shards bago magsimula. Before mag-season 1, gamitin lahat ng moon shards. Mag-disenchant kapag simula na yung season 1. Okay? Ito yung madalas ina-advise talaga, no? Kasi sayang din naman. Okay? Now, another. So, ito, dinagdag natin. You need to decide what team you will be using for season 1. Okay? Hindi yung dun ka mismo sa season nag-isip, ano ba magandang gamitin, no? Well, pwede siya maging strategy, pero kung ganun ang strategy mo, dapat dun pa sa dulo. Sa dulo pa. Pero kung gusto mo agad maglaro, like mag-game ka agad, mag-grind agad ako ng maaga, then you need to decide right away what team you will be using. Pero kung late ka pa mag-grind, like 1 week before, kasi manggagaya ka lang ng team, so ibang usapan na yun, guys, no? Okay, so pag ganito, gusto mo agad maglaro,
Okay? Decide on what team, no? And then just to add some things pa to this number, no? Maybe you want to determine how many stamina will you be using. Meron ka ng team. Okay, nakaisip na ng team. Gagamit ako, for example, triple nut cracker. Sige, triple nut cracker na. Okay, na-establish na. Ngayon, ilang energy magagamitin natin? Kasi ito yung mga bagay na ganun, guys, yung team, yung energy, medyo hassle kapag ginagawa mo pa siya during season, parang ano, ang gulo, no? Parang you get a feeling na hindi ka prepared, no? So, ngayon, meron na tayong oras. Pili ka na anong team, ilang stamina. Siyempre, yung pagbili ng team, guys, you can do it before. So, pag before, maybe it's cheaper, no? Pero may risk, guys, na ma-nerf, no? Yun yung problema. Or during season, no? Ang problema naman, pag during season ka bumili, and it turns out na parang meta yung gusto mong bilhin, mahal siya. Okay? Yun lang naman yun. Before or during. So, mag-decide ka. Ngayon ka na ba bibili? Or after na lang, ano, mag-start yung season? Baka kasi may balancing changes. Okay? And then, ito guys, yung third bullet, medyo importante, guys, to save money. If possible, guys, kung pwede naman, mag-stick ka na sa isang team. Huwag yung parang mag-start ka ng season poison. Then, gusto mong mag-healing bading. Tapos, bigla kang nag-sleepless. Tapos, bigla kang nag-rage. So, lahat ng mga magagandang lineup na gamit mo na, binili mo na lahat, unless you have it already, no? Pero kung bibili ka pa just to change your team, it's not recommended, guys. You will end up just, you know, having net loss, no? After the season. So, 2 months ka mag-effort. And then, you will, parang, you will end up getting a loss pa. Despite your efforts. So, kung possible naman, guys, kung palag naman, kung not completely necessary na magpalit ng team, huwag na magpalit ng team, guys. Isang team na lang ang gamitin, no? And then, of course, since there will be a placement of axes for the stamina, and then, nagde-decide ka pa ng team, baka paikot-ikot pa yung mga axes dun sa mga iba't ibang accounts, no? Yun din yung reason kung bakit kailangan mo na siyang i-plan ahead, kasi baka tamaan ka ng Axie juggling. So preferably naka-ready na yung mga Axie para hindi ka na palipat-lipat ng Axie kung kailan nag-i-start na yung season. Okay? Kasi yung Axie juggling, guys, pwede kang maban dito kahit wala ka talagang intention, no, na mandaya. As long as merong involvement of nagpaglipat, tapos ginamit, tapos nilipat ulit, tapos ginamit. So, delikado. So, decide na agad. Ang gagamitin mo ba? Sleepless? Mag-healing ba din ka ba? Decide ka na. Hindi yung palit ng palit, no? So, anwari, may manager ka, pili ka na, no? Huwag yung parang gumamit ka ng team, tapos sabihin mo, during season, papalitan ko. Tapos, during season pa rin, papalitan ko muna naman. So, delikado. Delikado, kawawa yung manager, no? So, pili ka na. Pag na, yun na yung nasa'yo, panindigan mo na yan hanggang matapos yung season, magpalit ka na lang dun sa next ulit na season. Okay? So, yan. Okay? Decide on what team to use. And then, last but not the least, guys, you need to set your crafting strategy. Kasi, diba, meron ka ng team, so nakaka-farm ka na ng moon shards, SLP, okay? And then, nakaready na rin yung mga pwede mong i-disenchant para may moon shards ka agad. Now, given the moon shards, given the SLP, kung gagamit ka ng SLP, you need to determine what crafting strategy will you be using. Anong magiging strategy, paano atake mo sa crafting. Okay? So, just to share lang a sample, no? Shinare ko to sa luma kong video, guys, entitled the Axie Origin Scholarship Framework, no? Nag-invento ko doon, lagyan ko GH crafting strategy, no? So, itong strategy na to, guys, is for profit, no? At naniniwala to, okay? So, this strategy believes that early crafts are profitable. Na I think evident naman nung season na 0, 'di ba? Yung mga unang nakakraft ng bubble paste, sila yung kumita ng malaki. Ano pa ba yung Bloodlust, Heart of the Ocean, Endless Anger, guys. So, nakapaloob siya sa GH crafting strategy. Now, ano bang gusto mong mangyari dito? Kasi ito very budget friendly to na strategy, pero aggressive when it comes to profit. So, sinasabi ko dito, guys, sa strategy na to is grind hard, no?
gamitin mo lahat ng stamina, maximum possible na stamina. Pag nagsimula na yung new season, kunwari season 1 nag-start, grind ka agad 60 energy. Okay? That way you can farm moon shards, no? So kunwari yung isang tao nagbasag siya ng mga runes and charms pero hindi siya naka-grind ng day 1, baka nahabol mo na yon, no? Siya gumastos para sa babasagin, ikaw nag-grind ka lang to get the moon shards. Now, after that, no, as you craft, syempre you increase your crafting level, 'di ba? And later on, pwede ka nang mag-craft ng mga runes and charms na epic or mystic, 'di ba? Habang tumataas. Now, second step, guys, no. Pag mataas na 'yung level natin, kunwari doon na tayo sa part na pwede tayong mag-craft ng mystics, no? Hopefully naka-ipon ka na rin, guys, ng mga moon dusk, no? Preferably 'yung epic tsaka 'yung mystic because meron silang ambag dun sa probability na makakuha ka ng mystic. At ito, guys, limited rewards lang to during season. So, ano to eh, nasa milestone rewards dun sa rank tsaka sa crafting. If I recall correctly, no. Pero if you want to know, okay, more details about this one, ito yung title ng video natin. So, kuha ka ng moon dust, no? Preferably epic or mystic, and then next, magcraft ka na. So, pwede sa intermediate, no, kung nagmamadali ka na, pero kung feeling mo kaya mo agad makapag-advance, no, kasi medyo matagal ata, no, medyo matagal ang aabutin before you can unlock the advance. So, yung iba baka pwede na sa intermediate, pero preferably advance kasi sa advance nandun yung, ano eh, nandun yung chance for a mystic rune, no. So, magka-craft ka na, and then based sa nakuha mo, you decide, no, benta or gamit. Okay? Or hold. Pagpangit, hold, no? Kunwari, hold. Paano siya ma-hold? Well, pag hindi siya usable, kunwari, nakuha ka rin, hindi naman. Kunwari, nakuha ka ng pang mech, wala ka namang mech, o di hold na lang yan. Okay? So, ang sinasuggest itong crafting strategy na to is magpa-level ka ng, ano, magpa-level ka ng crafting, okay? And then, gagamit ka lang ng advance for a few times, no? Kunti lang. Okay? Pero pag ginawa mo yan, gagamitin mo yung mga limited rewards, yung mga moon dusk. And then that's it. Yun yung pinaka-budget, no? Pero kung gusto mo pang tuloy-tuloy, so pwede rin naman, pero wala nang moon dusk, no? So ako, sinasuggest ko, ang crafting lang natin, dun lang sa crafting na may moon dusk. Pag ubos na yung moon dusk, wag na. Okay? Kasi medyo risky na yan. Sayang na yung attempt, no? So yun. So ito yung parang strategy na shinare ko. Again, more details dun sa video natin. Pero yan yung idea. Okay? So, yun lang naman, guys, for this video. Again, just to recap lang, guys, no? Yung moon shards, no? Make sure na gamitin lahat bago mag-start yung season 1. Then, pa nag-start na yung season 1, mag-disenchant na, guys, para may nakaready ka ng moon shards. Ay, may nakaready ka ng, yeah, moon shards nga. And then, what team to use? Guys, ready mo na. Mag-isip ka na, and then preferably huwag ka na magpalit. Ilang energy gagamitin mo, and then yung other things na binanggit ko, and syempre guys, yung crafting strategy, no? Will you be going for yung sinabi ko kanina na magka-craft lang na may moon dusk, o pwede rin tuloy-tuloy na, no? Gamble lang ng gamble, no? Pero syempre, pwede ka matalo dyan, pwede ka rin manalo. Okay? So, yun lang guys, kung na-appreciate naman yung shinare natin, don't forget to like and subscribe. At kung meron ka pang gusto idadag, feel free to comment down in the comment section. Alright? So, yun na guys. Maraming salamat. Bye!